si Ms. Connie Tinio ay Central Zone Director ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organization o ACTU. Mahaba eh, double O. ACTU. Ms. Connie, maraming salamat po. Magandang umaga po. Po, kabayan. Magandang umaga rin po sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Oh, meron daw hong multa na naghihintay sa mga motorista na walang RFID, insufficient unload, at ito ay sa tollway starting August 31. Tama ho ba? Ayan eh. Malaking problema po yan. Bakit po? Dilubyo po yan. Oy, bakit? Opo, kasi dati po, di ba, ang problema lang natin ay hindi nababasa yung RFID. Oo. Ngayon po, di ba, ngayon po, ang nangyayari, kahit mabasa yung RFID mo, hindi ka pa rin nakakasiguro doon sa entry point mo, di ba, hindi ka pa po ma-charge doon. Opo. So, sa yung RFID, kasi kamukha namin, sa tabang po kami umi-exit. So, pag-exit ng tabang, babasahin yung RFID mo, tapos, pagdating mo sa Bukawi, doon ka palang ma-charge, lalabas doon sa tabang na kunyari 4,000 ng load mo. Pagdating mo doon sa Bukawi, kung saan ka sisingilin, biglang negative ka doon. So yung mga RFID nila, nag-aaway-away po yung datos na lumalabas. Ganun ba? Sa basa. Opo. Tapos, pagdating mo po doon, hindi mabasa nung Bukawi na RFID kung saan ka nang galing. Opo. So ang mangyayari po, macha-charge ka dun sa farthest the destination. So, alaki po yung sisingilin ni NLEX. Yung pinakamalaking charge, yun po ang sisingilin sa'yo. Ay, bakit daw ganun? Naipaliwanag na ho ba nila? Kung sila nagpapaliwanag, ang sagot po nila, laging huwag gumamit ng NLEX kapag ayaw gumamit, ang daming reklamo. Eh, pwede kayo, alam mo kung maganda lang. Alam nyo kung maganda lamang yung ano, yung MacArthur Highway? Maganda na ba ngayon? Ayos na ba yan? Miss Connie? Opo, opo. Ayos na ba yung MacArthur Highway? Sa MacArthur po, marami pong mga motor, maraming mga, di ba? Kaya traffic. Nga po tayo gumagamit ng, opo, kaya po tayo gumagamit ng expressway. At nagbabayad tayo. Kaya nga express. Kasi gusto natin na magandang serbisyo. Opo, kaya express. Nga po express. Kaya tapos, napapansin ko sa expressway natin, especially NLEX, napapansin ko, ang ganda ng takbo mo. Mabilis ang takbo mo kung anong speed limit. Pero, wala rin yung mabilis na takbo mo o yung speed limit mo dahil pagdating sa halimbawa sa Bukawi, eh, matetenga ka rin sa haba ng pila. Namin mga tracker. Kami pong mga tracker, naka-corporate account po kami. So, isa lang po ang niloload namin para sa lahat ng truck namin, yung fleet. Oh. Marami po kami mga miyembro na ayaw na po mag-RFID. As gusto pa nilang cash. Matraffic sila, magka-cash sila. Kasi ang nangyayari po, maganda yung pagbabasa ng RFID at nagkakaroon ng maraming charges na hindi naman dapat na na-charge. Mm-hmm. Na pinakain po yung load nung RFID ng mga fleet. So, yung iba po talaga, tinanggal na nila yung RFID nila. So, kung ganyang sasabihin nila, magtatanggal na sila na maghuhuli na sila ng mga walang RFID, ang hirap po niyan. Kasi kailan lang po, di ba, naggawa sila ng maintenance sa sinasabi nila. After yung maintenance po, dumaan po kami kahapon. Amin ay na-load 2 days ago pa. Pero pagdating namin doon sa booth, ang lumalabas, negative po kami. Mm-hmm. Okay. Inali- nakakausap. Load po nila, kunyari nag-load ka, yung load mo po, mababasa lang ng RFID, after, minsan po, inaabot po ng 48 hours bago pumasok sa system nila. Opo. Doon po silang ginawang app. May app po ang NLEX. Doon mo masi-check yung load ng RFID mo bago ka bumiyahe. Ang nangyayari po,
iba po yung lumalabas na load sa app kaysa dun sa basa ng barrier. Ay, ganun? Aba. Oo. Kung dun sa app, makikita mo may 2,000 ka na. Pagdating mo dun, negative ka. Oh. Sana po ayusin muna nila. Grabe naman sila. Manghuhuli sila. Eh, tapos eh, hindi na ba pwede ang cash ngayon? Hindi na pwede ang cash after October 31, August 31? Gusto nila mangyari. ID na. Connie, ang tanong ko, wala na bang cash after August 31? Makapagsabi niya kasi sa update po na nababasa namin, parang pang update kung wala ng cash. Ang alam ko po, kung manghuhuli na sila, hindi na sila magpo-provide ng cash. Pero kapag po kasi nagne-negative po yung truck, kunyari walang load, pumasok, hindi lang po nila, hindi lang po naabala yung truck, tinitikitan pa po nila, hinuhuli nila eh. Okay, so naabala nga. Kasi ang sinasabi hindi dito... Hindi po namin kasalanan yun, kasi may load po yung mga truck namin, pero bakit puhuliin pa nila? Kaya nagkamali, wala naman sa amin, asa kanila. Okay. Ang sabi ko dito, pursuant to the Joint Memorandum Circular number 2024-001 signed by the Department of Transportation, Land Transportation Office o LTO and Toll Regulatory Board o TRB on August 1, 2024 will take effect at the end of August 31, na-submit na now, na-registered na sa University of the Philippines, Office of the National Administrative Register. Ito, yung circular ang mga motorista na pumapasok sa toll roads nang walang valid RFID or electronic toll collection ETC device including dilapidated ones o yung sira-sira na shall be penalized as no valid ETC device with the following fines. Ayan. First offense, 1,000 pesos, Connie. Second offense, 2,000 pesos. Subsequent offenses, 5,000 per offense. So, yung mga gumagamit ng expressway na hindi sapat ang balanse nila shall be penalized as insufficient load with the following penalties. Iba-iba pala ito. First offense, 500 pesos. Second offense, 1,000. Subsequent offenses, 2,000 pesos per offense. At sa mga gumagamit ng fraudulent, tampered, o kaya fake RFID device at e-card upon entry and exit on toll expressway shall be penalized as fraudulent or falsified ETC. Ito, iba-iba pang penalty. So, wala na, may kopya na kayo nito, Connie? Nabasa, parang nakita ko na po yan, pero hindi ko pa po nabasa ng buo. Ah, hindi pa nyo nababasa ng buo. Po yan. Malaking kasi karamihan po ng trucker na naka-fleet talaga, nagtanggal na po ng RFID. Ay, ganun? Kasi nga, yun nga po ang problema. Nananakawan po sila ng load. Yun. Eh, dapat sagutin po yan ng TRB o kaya ng management ng NLEX. Bakit kayo nananakawan ng load? So, parang piniprepare pa rin ninyo ay cash na lang. Sigurado pa. Sa cash. Kasi hindi po pwedeng idahilan nila na kami ang niloloko ng driver. May mga GPS po yung mga truck namin eh. Oo, GPS. So alam namin kung saan pumapasok o po. Lumalabas. Kung saan pumupunta. Oo. Hindi po pwedeng nagpunta yan kung saan ang hindi namin alam. Sige, i-check ko na. Oo. Ang gagawin namin, Connie, i-check namin sa TRB tungkol dito. Kung inalis na ba niya sa... Imbis na po kasi ayusin nila, puro ano po yung sagot nila eh, parang, di wag kayong dumaan, di po ba meron po silang meron po silang service facility agreement sa gobyerno? So meron po silang meron silang na magbigay ng tamang serbisyo.
Sige, tatawagan namin ang TRB para malinaw natin to. Wala na ba yung cash, yung booth para sa cash na doon ka pipila? Di ba? Ang tono ng order, magtatanggal na po sila. Parang magtatanggal na po sila ng cash. Cash ano po yan. Ay, linawin nila. So, problema po ng mga tracker yan kasi nananakawan ng load. Kaya hindi tinanggihan. Sino pa po ba ang ayaw ng cashless? Gusto po namin yun. Kasi at least, yung driver namin, namumonitor namin, na ibinugol sa yung pera. Wala na kayo bibigay na cash. Talaga. Sa tama. Wala na. Hindi na niyo paghinalaan na binulsan na ng driver yung ano, yung pambayad sa cash lane. Ano po? Nag-expressway siya pero nag-MacArthur pala. Oh. Kumbaga, gusto po namin 'yan. Cashless. Tama. Dahil po sa nangyayari na nananakawan kami ng load, hindi po namin ano, mas gustuin pa namin na ano na mag-cash na lang kaysa mag-RFID pa kung ganyan lang din ang ginagawa nila. Sige. Tapos nag-upgrade na sila. Wala pa rin pong nangyari. Lalo pa rin pong lumala. Mm-hmm. Sige. Ayusin nun namin. Tatanong namin sa TRB ang tungkol dito. Salamat po, Connie. Ha? Marami salamat at maganda umaga. Connie? Ay. Si Connie Tinio ay Central Luzon Director ng Alliance of Concerned Truck Owners and Organization Act 2. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!